Nasa Manila North Cemetery, si Mobile Journo Merimon Reyes. Merimon, kamusta ang sitwasyon dyan? Marami na bang tao at ilan ang inaasahang bibisita bukas? Denise Lord, magandang hapon. Ngayon, as of 1 o'clock p.m. ayon sa Advanced Command Post dito sa Manila North Cemetery, 44,000 na ang crowd estimate ng mga pumunta dito at inaasahan ng lokal din na pamahalaan from October 29 hanggang November 3, which is yung supposedly last day na pagbibisita sa mga sementeryo for Undas, aabot ng 1 million yung total ng bibisita dito sa Manila North Cemetery. So para rin ma-accommodate yung dami ng mga ito, nag-deploy din. Kanina dumaan lang din dito ang PNP chief natin at sinabi nga na over 12,000 ang deployed na pulisya around NCR. Dito sa harapan ng Manila North Cemetery Gate, sila ay migpit din na nag-i-inspeksyon para sa mga bagay na hindi naman pwedeng ipasok dito sa loob. Kung makikita ninyo, may mga pabango na may alcohol content. Bawal ang vape, sigarilyo, lighter. Ang posporo, pwede pang ipasok dito sa loob. Ang gitara, sound system, even yung mga fur babies natin, pasensya na, hindi na sila pwedeng ipasok muna dito. At in-expect nga natin from 5 a.m. to 7 p.m. ay mananatiling bukas ang Manila North Cemetery. Pero siguro, lilinawin natin, pag 7 o'clock p.m. na, bawal nang magpapasok sa loob ng sementeryo nito, pero yung mga nasa loob na ay hihikayatin na silang lumabas. Naasahan din na dudumog pa to, doble, triple pa itong bilang na 44,000 hanggang mamayang hapon o gabi. Kasi nga, una-una sa lahat, half day ang government offices ngayon at panigurado may mga pribadong opisina rin na nag-decide na paikliin ang oras ng kanilang pagpasok. At the same time, long weekend din kasi ngayon. So marami-raming oras ang mga Pilipino para bisitahin ang kanilang mga mahal na yumao. At dito ngayon sa Manila North Cemetery, so far, kontrolado pa naman ang dami ng mga tao. At doon sa 44,000, pumapatak naman ang 400 ang kabataan, yung minors na nandito sa likod at nililista sila at binibigyan ng name tag. Supposedly, pag nagkaroon ng sitwasyon na may naliligaw ng mga bata, ay alam ngayon kung sino ang kukontakin na magulang o guardian. Kasabay naman dito, meron ding wheelchairs, may portable toilet sa paligid ng Manila North Cemetery, at merong over 40 na e-trikes na nagsasakay ngayon, lalong-lalo na para sa senior citizens, para sa persons with disabilities, buntis, at yung iba pang mga ngailangan ng assistance. Kasi, Lord, din is 54 hectares ang Manila North Cemetery, ganun siya kalawak. Kaya para doon sa iba nakakailangan ng mas mas malalayong bahagi nito, merong assisted na transportation mula sa pamunuan. Balik sa inyo. Oo, okay. Merimon, yung sinasabi mong e-trike service, yan ba ay libreng serbisyo o yung mga operators ba ay malaya na kalabas-pasok ng kanilang mga pinibiyahe? Actually, Lord, dito yung maganda doon. Libre itong e-trike na nandito sa loob at meron ding e-trike sa labas ng Manila North Cemetery. May road closures kasi sa paligid ito around Blooming Tree area, around yung mga papunta dito mismo sa Dimasalang. Sarado kasi ang mga ito. So ginawa rin, bukod sa e-trike sa loob ng Manila North Cemetery, meron ding e-trike sa labas para tutulungan yung mga nandoon sa malalayo kung saan sarado ang mga kalig para makapunta ngayon dito sa main entrance. And so far, libre ang lahat ng ito para sa mga pupunta sa sementeryo. Lord. Mm-hmm. Merimon, kanina may mga pinakita ka no, ng mga kinonfiscate na mga pabango. Ano-ano pa ba yung mga bawal? Kasi I heard parang pati ata yelo, bawal ipasok. Tama ba yun? At saka ano na rin, ihabol mo na yung mga bawal gawin. Pwede ba mag-overnight yung mga bumibisita? Yes, Denise, bukod sa mga nakita natin kanina, yung mga pabango with alcohol content, bawal ang alak, ang vape, ang sigarilyo, ang lighter, ang gitara, even ang mga sound systems na maiingay, bawal. Sinisilip din dito yung mga bitbitin na pagkain, inumin, at saka mga bulaklak kasi nabanggit din sa atin na yung iba raw sa mga pumapasok na to, lalo-lalo kumbaga marami yung bitbitin. Baka raw hindi self-consumption, hindi nila gagamitin para sa sarili nilang pagbibisita ang mga ito, kundi ibibenta sa loob. At bawal ang outdoor vendors dito. Meron lamang mga permitted na nagtitinda dito sa loob kaysa ito sa mahigpit nilang binabantayan. Bukod dito, bawal ang overnight staying from 5 a.m. pa rin to 7 p.m. lamang ang oras na pagbibisita dito sa Manila North Cemetery. Actually nga, nasabi pa nga ni Manila Mayor Hany Lacuna, naging extended na ang visiting hours kasi dati from 5 a.m. to 5 p.m. lamang ang visiting hours sa mga sementeryo. Pero dahil nga raw sa dami ng tao na inaasahan at the same time sa request daw, in-extend ngayon up until 7 p.m. So lilinawin din natin, pag 7 o'clock p.m., bawal nang pumasok o magpapasok sa Manila North Cemetery. Pero yung mga nasa loob na before 7 p.m., okay pa naman, pero hihikayatin na raw silang lumabas. Tapos tuloy-tuloy ito hanggang November 3. Denise. Maluwag-luwag pa yan, Merimon. Normally, wala kang makikitang spasyo dyan pag yung talagang kainitan na ng ano. Pero, Merimon, ikaw ba'y nakatayo doon sa malapit sa mga memorial ng Boy Scout?
Actually, doon pa siya sa may looban, Lord. Siguro ang pinakamalapit na lang na pwede ko pong maihagila para sa inyo is yung burial site ni dating Labor Secretary Jose Figueras. Marami-rami rin sila dito eh. Meron din ditong himlayan ng ating mga fur babies. Pero dahil nga malawak-lawak itong si Manila North Cemetery, kailangan pa nating lakarin sa loob para masilip ang mga iyon. So may parang unang rotonda yun eh. At maaliw ka sa mga pangalan nila. At yung makita mo yung mga memorial nila, mga mensahe nila na naka-engrave sa gravestone. Alam mo, minahal sila talaga. Speaking of minahal, yung mga nagmamahal kay FPJ, Mary Mo, napansin mo ba? Marami na rin bumibisita. Nako, nabanggit na sa atin, marami na sila. Pero ang sigurado naman dito, merong safety barriers naman pagdating sa mga notable o special na burial sites dito. Makita din natin kanina, simula umaga, marami na rin bulaklak ang mga nakalapag sa iba't ibang mga puntod, be it sa mga normal na Pilipino o doon sa mga notable na personalities. At inaasahan pang araw, yung mga fans, yung mga gusto lang mabisita o makita ang mga ito, open naman ang Manila Cemetery. At meron din namang malaking mapa dito sa bandang gitna na pagpasok para masilip kung baga matulungan manavigate yung mga bibisita kung ano nga ba ang iba pa nilang makikita bukod sa kanilang bibisitahing mahal na Yumao. Correct. Alam mo, may ilang pangulo din na nakalibing dyan. Isa dyan si Manuel Rojas. Ano? At napaka-interesting, marami ding mga veterans of the revolution ang may isang kumbaga mausoleo diyan na naka-dedicate in their memory. At actually, kapag ordinaryong araw, mayroong mga tour diyan, historical guided tours, at dadali ka kung saan-saan, ano? Doon sa mga markers na sabihin lang natin makikita mo yung malaking bahagi ng kasaysayan natin sa mga nakahimlay diyan. Habol ko lang mabilis. Merimon, yung puntod finder, ginagamit din ba dyan? Yes, actually, isa sa pinakahinihikayat na pwedeng gamitin ng mga tao, lalo-lalo na siguro first time na nilang pumunta dito para makita ang loob ng Manila North Cemetery, ay yung pag-search online ng manilanorthcemetery.weebly.com. At ito yung para magiging Google Maps para naman makita yung, kumbaga para siyang tomb finder, grave finder sa loob ng sementeryong ito. Pero para doon naman sa hindi gaanong techie, nakakalat naman ang mga mapa sa paligid nga ng Manila North Cemetery para matulungan silang manavigate ang kanilang mga sarili. At siguro isisingit na lang din ito. Wala pa tayo so far na itatala, wala pa tayong kukuhang balita kung may nai-record na bang cases ng kakailanganin ng first aid. Pero since dumadami na ang mga tao ngayon, pag dumating sa oras na magkakaroon ng emergencies, ang inaasahan daw ng Philippine Red Cross, Manila Health Department, at ang MDRMO ay mga kaso na may kinalaman sa high blood, pagkahilo, pagsusuka, at kahit ano pang may kinalaman sa posibleng init ng panahon. Kasi ngayon, umuulan, umaaraw, so iba-iba talaga yung temperatura dito sa lugar na ito. Pag dumami pa ang mga tao dito, magiging crowded na. So posibleng merong mahihirapang huminga. Balik okay. Sa inyo. Meron man yung mga nahihirapan huminga, mga nahilo, kung hindi naman sila galing dyan, kung tumawid sila galing sa Lechonan, sila ba ay iti-treat din? Anyway. Yes. Hindi, wala namang problema doon. Walang problema yun. Nasobrahan lang ng Lechon. Alright. Maraming salamat, Mobile Journo Merimon Reyes, reporting live from the Manila North Cemetery. Ingat ka dyan, Merimon.